Ka-farmers, gawa tayo ng pulungan ng ating pikak, mga ka-farmers. Hello, pikak! Pikak! Ayan, mga ka-farmers, nagsasalita sila, mga ka-farmers. Gawa natin sila ng pulungan, mga ka-farmers. Ayan, o. Nagalit na. Saka, ayan yung ginawa natin, mga ka-farmers. Kawayan lang. Ayan. Ayan pa si Kananay dyan. Hello! Ayan, mga ka-farmers, tulong-tulong kami dito sa paggawa ng pulungan, mga ka-farmers, kasi ayan yung palayan, mga ka-farmers. Taniman ayan, mga ka-farmers. Kainin nyo ng manok kasi direct lang, direct seeding ang ginawa nila, mga ka-farmers. Kaya ayan yung ating mga manok, o. Oh. Ayan, dami na sila, mga ka-farmers. Alos 50 na silang lahat, mga ka-farmers. Ganyan na mga kalaki, mga ka-farmers, o. Oh. Ayan. Kaya sobrang dami na sa dalawang hinahin, mga ka-farmers, at saka isang rooster ay ganyan na sila kadami, at ang mga pika, mga ka-farmers, yung maliliit pa, yan, malalaki na sila. Yan. Kaya, yan, gawa natin sila ng pulungan. Kasi dumami na yung ating mga manok. Ayan o. Ayan. Yung iba, mga ka-farmers, ay nangingitlog na. Sa ngayon, mga ka-farmers, na buwang ito, ito ay buwan ng July. July hanggang sa August, mga ka-farmers, dyan ang pinaka mababa sa ating manok. Dahil may pasukan, mga ka-farmers. Nagkaroon ng enrollment yung iba ay sa pilitang magpinta ng kanilang mga manok. Kaya sinamantala ng mga negosyante ay 170 na lang per kilo, mga ka-farmers, ang kuha nila, or 150. Sobrang mura, di ba? Kaya sinamantala nila, mga ka-farmers, ng mga negosyante kapag mayroong malalaking okasyon. Katulad ng unang pasukan, unang araw ng pasukan, mga ka-farmers, yung enrollment. Yan. Diyan sila biglang bumaba lahat, halos lahat, mga ka-farmers. Halos triple yung kanila kasi ang binta naman nila ay hindi naman masyadong bumaba. Noon ay 250 per kilo ang bawat kilo sa ating manok, sa native na chicken. Pero sa ngayon, mga ka-farmers, 150. 170, ganyan na lang. Pero ang kanilang pagbinta, mga ka-farmers, ay 280 pa rin, 300, hindi pa rin nagbago. Tayo lang ang niluloko niyan sa mga negosyante, mga ka-farmers. Kaya, tips ko lang sa inyo, sa ngayon na buwan na to, ay hindi tayo nagbibinta ng anumang mga manok, kahit na sa pilitan, kasi mayroon naman dyan natin. Ito ang tandaan natin, mga ka-farmers, na dapat nating pag-ipunan para hindi tayo sa pilitang magpinta. Kasi yung iba ay hindi nila pinapansin kung anong buwan at saka ano ang kanilang mga gawain sa kanilang mga anak. Pero tayo, mga ka-farmers, ay pinag-ipunan natin yun dahil sayang ang ating manok. Kapag nagsimula ng mag-October or November, diyan natin sila ibinta, mga ka-farmers, kasi sobrang mahal. At saka, hindi lang yan, mga ka-farmers, meron pang mga sakit yung ating mga manok ngayon. Nagsisimula sa buwan ng May. At saka, May, June, July, hanggang sa August pa yon, mga ka-farmers, mayroong mga sakit ang ating mga manok. Pero sa atin ay hindi tinamaan kasi sagad sila sa pagkain, mga ka-farmers. Ayan. Halos pabalik-balik lang sila sa kanilang lagayan ng pagkain kasi ang ginagawa natin ay yung sa niyog, mga ka-farmers. Ayan. Binibili lang natin sa merkado ng 5 pesos per kilo. Kaya murang-mura, mga ka-farmers. Tipid. At saka, yung mga manok natin na magsakit, mga ka-farmers, ay simple lang yun, mga ka-farmers. Lalo na sa malapit sa mga poultry dyan. Pag mag-immunize yung poultry, mag-immunize din tayo agad, mga ka-farmers. At huwag natin din pabayaan ang ating mga kapitbahay.
pagbibigay din natin ng alam na mag-i-immunize tayo para hindi tayo kapitan ng sakit at saka yung iba naman dyan. Yan ang best technique dito sa atin mga farmers. Kaya walang patay yung ating mga manok. Ayan sila. Yung iba ay andun pa sa palayan. Yan mga farmers. Yan mga ka-farmers, ang tips natin ngayon sa ating mga manukan. Kaya tuloy-tuloy lang mga ka-farmers. May God bless us all. Thank you for watching.